Good day po sa inyong lahat mga palalabs! Kumusta na po kayong lahat dyan? Saan man sulok ng mundo? Sana ay nasa mabuti kayong lahat. Stay safe po palagi. God bless. Ngayon po ay may ibabahagi po ako sa inyong isang napakasarap na carrot cake recipe na akin pong natutunan at sigurado po akong inyo po itong magugustuhan. Simulan na po natin ang paggawa ng ating masarap at nanunot sa dila na carrot cake. Yan. Ito po ay milk na nilagyan ko lang ng lemon. Kasi wala po akong buttermilk. Supposed to be buttermilk to. 3/4 cup of buttermilk. At saka three-fourth cup of cooking oil. Kahit ano pong oil, pwede pong gamitin. O kahit butter po, pwede rin po. At ilagay na po natin ang loaf. Yan po, pagsamasamahin na po natin. Three eggs po. Saka isunod na po natin ang asukal para ma-dissolve siya. One and a half cups of brown sugar. Pwede rin po rin puting asukal. At ilagay na po natin ang vanilla. Bali, 1/2 tablespoon of vanilla. Ngayon po ay haluin lang po natin ang mga seconds lang po sa medium beat. Basta naghalo-halo lang po. Okay na po yun. Ngayon, siguraduhin po natin ang linis. Pababaan. At ngayon po ay ilagay na po natin ang ating dry ingredient. Pakaluhaluin lang po natin ang asin, saka cinnamon powder, saka yung baking soda na una na po. Pinaghaluhaluin lang po natin. At pwede na po natin ilagay. Yan po, ilagay na po natin. Atin pong haluin ulit. At lumulas. Atin po ulit. Pag ito po, pinatid ko lang linis na mabuti. At saka ilagay na po natin ang ating 1 cup of pineapple.
at 1 cup of raisin. Hinugasan ko po ang raisin at ipinat-dry ko po sa paper towel. Kasi hindi po natin maiiwasang marumihan yan. At ilagay na po natin ang ating walnuts. Actually, pecan pala itong ginamit ko sa cashew nuts kasi nabusan ako ng walnuts. Pero any kind po pwede nyo pong ilagay. At haluin po natin ulit. Yan. At saka, ilagay na po natin itong ating carrots. 2½ cups po. Yan. Saka haluin po. Dahan-dahan lang. At isa po nating pampasarap sa ating recipe ay ang desicated coconut. Tapos haluin. Pwede rin po kayong gumamit ng cake flour. Pero ang ginamit ko lang po ay all-purpose flour. 2 cups lang po yan. Sarap-sarap na po. At saka mix po natin sa dip. Ay, tumalsik. Sorry po. Ay, tumalsik. Okay po at ready na. Habang pinapainit po natin ang ating oven, i-on po natin ang ating oven. 190. I-on po natin ang ating oven to 190 degrees Celsius. At iset aside po natin ito ng mga 10 minutes. Bago natin ilagay sa... Siyempre, lalagay pa po natin yan sa ating baking pan. Ito po ang gamit ko, size 11. Wala kasi akong maging maliit. So, kung paano po gumawa, ituturo ko po kung paano nyo lagyan ng baking sheet sa ano, sa bottom ng pan. Para po mas madali, ganito lang po yan ka-easy. Turo ko po. Ganyan lang po. Bali, i-fold nyo po siya para madali po tayo. Ganyan lang po. I-fold natin. Yan. Tapos kalahati. Tapos, dalawang beses pang ito. Okay. Tapos, ilagay po natin sa center niya, pinaka-center niya. Tapos, ganyan po natin. Para, mas madali po tayong ito. At guntingin na. Ganyan lang po kadali. Para mas easy po tayong ano, pare-parehas ang sides niya. Okay po. Tapos, maglagay tayo ng oil sa pan. At i-spread po natin sa ganyan. Sigurado po ako pag natikman nyo to,
Ang sarap talaga. At uulit-ulitin nyo at babalik-balikan nyo yan. Promise. O, diba? Sakto lang. Sakto lang. Tama-tama lang. Hindi tayo nahirap. Okay. At ilagay na po natin ang ating butter mixture. Ayan. Wow! Sigurado po ako. Perfect po ito para sa inyong pamilya. Masarap po siyang pang dessert, pang merienda, pwede rin pong pang regalo. Naku, matutuwa ang inyong mga friends. At alam niyo po ba kung bakit ako gumagawa ng carrot cake? Kasi hinahanap-hanap ito palagi ng aking mga kaibigan. Simula kasi nung matikman nila itong aking carrot cake, ay lagi na nila akong inaas na gumawa para sa kanila. Okay, i-shake-shake po natin ang ate. At hintayin na lang po natin na maging ready na yung oven. Tapos pwede na natin siyang ilagay. At ito na nga po at atin na pong ilagay ang ating butter mixture sa ating oven. Yan, ready na po. I-bake lang po natin siya ng 60 minutes to 65 minutes. Sa init na 190, after 20 minutes po ay ibababa po natin into 180. Okay po? Then, hintayin na lang natin hanggang sa mabake. Salamat! At yan na nga po, ready na po ang ating carrot cake. Na po siya. At yan na nga po, tignan niyo po. Wow, so yummy! See? O, diba? Wow! At hintayin lang po nating ma-cool down. At mamaya ay ilalagay na po natin ang cream cheese frosting. At ituturo ko po mamaya kung paano gawin yung cream cheese frosting niya. Maraming salamat po! At ito na nga po ang ating mga sangkap para sa ating cream cheese frosting. Ito po ang gamit ko. Yan. Isang buong ganito po. Cream cheese. At sa kalahating butter, 125 grams. At 1 cup of powdered sugar. Dapat po sana ito ay 2 cups. Kaya lang ayaw ko yung matamis na masyado. Kaya 1 cup lang ito. But nasa sa inyo na po kung susundin nyo yung 2 cups. Ilalagay ko po sa description box yung mga ingredients natin. Abangan nyo po. Maraming salamat. At ito na nga po ang ating cream cheese frosting. Ready na po para ating ilagay sa ating masarap na carrot cake. Lalagyan niyo po pala ito ng isang 1 teaspoon of lemon juice at isang teaspoon po ng, ay kalahating teaspoon po ng vanilla. Maraming salamat po at sana po yung nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi sa inyo. Keep on watching po and don't forget to subscribe. Thank you. God bless.